Alright, umpisahan po natin sa kung ano po ang unang pumasok sa isip nyo nang marinig nyo na hindi 19 kundi 11 days po yung period ng paggastos nitong 125 million po ng OVP kahapon po. Well, ako Carmina, nagulat ako kahapon. Ano? Kasi yung pinagbasayan namin ng 19 days ay from the date it was obligated up to the date it was disbursed. So ano yun, ano, 19 days. So iba pala yung ano, no, yung na found out ng COA. So na-shock po ako doon sa 11 days na paggastos ng Office of the Vice President noong confidential fund na 125 million. Hmm. Ano ho kaya ang pwedeng pinaglaanan? Okay, of course, ito'y susuriin or sinusuri pa po ng COA. Pero ano ho kaya ang pwedeng paglaanan nito? Just to give our viewers sort of an idea as to how much we're talking about, si Commodore Jay Tariela po ng Philippine Coast Guard, naglabas po siya ng kanilang listahan kung magkano po ang kanilang intelligence funds na natanggap, no? From the year 2006 to 2023. And it totals to only 118.7 million pesos po for all of those years. And then you have 125 million spent in 11 days. Where do you think this went? Well, kung susundin talaga yung Joint Circular 2015-01, defined naman doon eh, no, kung paano dapat kapilaan itong confidential fund na ito. Pero I can imagine na yung 11 million a day ay magagamit dito sa mga sinasabi ng JC 2015. Kaya gusto nga talaga natin makuha, no, yung report ng COA kaugnay nito. So hindi ko talaga ma-imagine, ano, 11 million on the average. Kung ipamumudmud to, paano ba to pinamudmud sa mga informer, sa pag-rent ng mga sasakyan, sa pag-rent din ng mga safe house, at saka yung pagbili ng mga ng confidential ano na information. Mm-hmm. Kasi so, yun po yung nakasaad kung saan pwede gastusin, yes. Hindi po ba? Yes. Pero saan, yes, saan kaya to pwede ibangga para malaman natin kung talagang dito ba inilaan? Were there any cases that were resolved? Were there any projects that pushed through? Because these funds were used in such a way that helped, you know, remove certain hurdles along the way, Congresswoman. Yes, tama ka, Carmina, no? Kaya nga, kasi sabi dito, nilaan daw doon sa good governance and mga social services, kung ano nga ba yung accomplishments, at kung magkano amount ang inilagay, nilaan dito, based doon sa provision na nakalagay sa CIF. So I can't believe na magagamit ito everyday doon sa mga sinasabi doon sa JC as expenses. So sige nga, given nga, alimbawa, yung libreng sakay, in a day, 11 million yan na activity or events, so paano ginamit yan at dinispose itong 11 million a day? Kung halimbawa itong sa project niya na libreng sakay o yung mga pamimigay ng medical assistance. So, ang hirap imagine yun, ano, Carmina, kung paano talaga at saan ito inilagay based doon sa provision ng JC. Mm-hmm. Congresswoman, why should the public care? Ito pong pinag-uusapan natin ay nangyari po noong 2022. Of course, you're in the thick of deliberations for the 2024 budget, but why should the public care about how these funds were spent back in 2022? Ano pong importansya na naibibigay niya ngayon? Well, mahalaga, Carmina, no, na although 2022 budget ito, nakita natin kung paano na nagkaroon talaga ng illegal, unconstitutional na pagka-transfer, paggamit ng pondo, na wala namang expressly provided for doon sa GAA. Kaya mahalaga na malaman ito ng taong bayan dahil
ngayon nga, Carmina, di ba, hirap na hirap tayo. Doon ang mga kababayan natin sa inflation, sa petroleum, pagtaas ng petroleum, mga utilities, etc. Kasi kung ito ay magagamit talaga sa mga direktang services sa ating mga kababayan, sa edukasyon, sa health, mabahay, at iba pa, ay makatutulong sana ito. At ito ay dapat na tignan ng mabuti ng Kongreso kung tasaan talaga nilalaan itong mga budget. Pero mukhang tinitindigan po ng COA itong paggamit ng contingent fund papunta po dun sa CIF po ng OVP. Pero alam niyo po kanina, no, pinatunayan din sa sulat na may illegal at merong unconstitutional dito dahil augmentation ang ginawa ng Office of the President doon sa isang item na wala. At ito ay kung sa good governance man yan, dapat may expressly provided for. So talagang ito, Carmina, na magkakaroon tayo dito ng constitutional crisis o kaya constitutional question dito sa ginawang transferring ng contingent fund to an sinasabi ng isang pondo o item na non-existent. The COA as well has already said that an audit observation memorandum has been issued to the Office of the Vice President. Is this enough? Yeah. So sabi ko nga, no, the COA has dismissed his obligation, no, to audit on time, promptly, itong sa Office of the Vice President. Kasi 2022 pa ito eh. So dapat kung 2023, di ba, or earlier, dapat ay meron na talagang AAR or meron na talagang report. Kaya lang nga ay nagkaroon talaga ng delay doon sa pag-audit. At kung hindi pa natin napansin, hindi pa sila magbibigay ng AOM. Mm-hmm. Kasi sana po, ang gusto nyong mangyari sana, eh kung yung mga findings na yun po ay nasa kamay nyo na ngayon, then sana po ito ay nababangganin nyo para mas masinsin, mas mabuting nahihimay yung budget po na hinihingi ng kahit anumang ahensya na gusto ng CIF. Exactly, Carmina, no? So, kaya mahalaga din talaga dapat itong mga AOM na ito ay maibigay din on time sa ating mga ahensya dahil taon-taon, di ba, nagde-deliberate tayo ng budget. Kung hindi na maayos ang paggamit, kung saan ginasta ng mga ahensya, itong mga ganito, na hindi natin makikita yan kung walang AOM. Mm-mm. Is there anything, Congresswoman, that prevents the COA now to publish its findings on the use, whether it be improper or otherwise, of the funds? Well, may section kasi sa DAA, na minintain naman natin na manatili yung section na yon doon sa pagre-report ng COA as regards dito sa AOM. At sana ito ay hindi naman tumaamin pagdating sa BICAM at saka pagdating doon sa Office of the President. But what is in the realm of possibilities now? Kasi parang walang katapusan po yung issue eh. Nakikita, napapanood po namin sa plenaryo po yung mga issues po na rin-raise ninyo. Pero sa bawat question nyo po ay may sagot din naman sila. So parang walang katapusan. Ano po ang tatapos sa isyung ito? Well, siyempre kami pa rin ay umaasa sa nakita na natin na mga deliberation dito sa Kongreso tungkol sa confidential fund na ma-abolish o mababawasan itong mga confidential fund na ito at hindi ito ibigay doon sa mga ahensya na hindi naman nangangailangan ng confidential fund. At pangalawa, dahil question na ito ng konstitusyon, pwedeng kami pag-aralan din namin kung paano ito dadalhin sa Supreme Court later on itong mga nangyari sa confidential fund. And until the issue is settled, Congresswoman Castro, is it a proposal of yours as well to hold and not include all those requests for CIFs in the 2024 budget? Yes, so we have ready amendments on that, Carmina. At meron din kami kasing ready House resolution about the confidential fund. Kaya ayun na nga, para kung talagang magkakaroon ng oversight committee
para mabusisig natin itong confidential fund, ready naman ang makabayan to present those that resolution and our ano no, our suggestions and amendments. And particular po dito po sa CIF ng OVP noong 2022, what is your course of action to exact accountability from the Office of the Vice President? Well, kung hindi naman po ito mapapaliwanag ng maayos, ay mas mabuti siguro ibalik niya ito doon sa coffer, doon sa kabangyaman ng ating bayan para maitulong natin ano, magamit pa ito doon sa ating mga sa makailangan ng ating mga mamamayan. Ibalik ito. And we're going to have to leave it at that. Congresswoman Franz Castro there joining us this noon. Maraming salamat po. Thanks for joining us today.